Yo, what's up mga kolegi? Magandang araw sa inyo. Andito kami ngayon sa port at kasama ko si third mate ngayon sa video natin. Makipagkwentuhan muna tayo sa kanya. ₱10.25 yung buoyancy ng dagat. 1025. Oh, 1025. Ano unit nun? Ang tubig. Ang tubig 1000. Ang fresh water ba 1000? Oh. Ano yung... Sample 'yan, ibig sabihin. Tapos mayroong test kit. Oh, yung malalaman ngayon yung density. Dahil malalaman natin yung buoyancy 'yon. Sa buoyancy natin. Oh. Kasi pag mas mababa, mas matabang. Yung salinity ba kinukuha niya? Yung iba yung sa salinity. Iba pa. Yan, buoyancy lang. Yung buoyancy. Ang gaganap. Paano naman? Ha? Wala, mababa. Lato. Yan ang ano, pangkuha. Ang tawag dito, cylinder. Pang-gip, cylinder. Ha? Ay, labas mo na lang. Labas mo na lang. Yan dito. Hindi na siya purong seawater. So pag bumaba ng... Pag bumaba ng 1025. Ah, 1.025. Oh, 1.025. Ano yung per kilograms, no? Per liter at 15 degrees. Ano? Celsius. Apparent density. Ano may pangalan? Apparent density air. In air. So kailangan 1025 yung constant sa seawater. 1.025. Ayan. Ngayon, pag bumaba sa 1.025, pababa yan. Pag mas lutang, ibig sabihin, may halo na siyang fresh water. Na siyang fresh water. So, kailangan papalutangin yan. Parang din pala yung sa ano? Salt water aquarium. Ayan. Oh? Nasa 1015 ha. 1015. Or 1.015. May ano pa? Meron pa siya. May ano pa? Mga 10.16. So medyo matabang na. Ang ano niya, ang count niya pababa. E dito, maliit papalaki. So medyo 10.16 yung reading. Medyo matabang. Oo, may halo ng fresh water. Medyo matabang pala yung tubig. Oo, may ano na kasi lapit na tayo sa mga pangkaw. Sabihin, ito pala yung sabang, kumbaga sa Pilipinas, sa lubungan ng tubig alat. May halo, hindi siya maalat. Hindi siya puro. Kulang. Ngayon, kulang sa alat. Ngayon, apektado yung buoyancy natin ngayon. Ano ba yung buoyancy? Ano ba yan? Ganyan yung paglutang. Yun yung paglutang. Ng marco. The more salt, the more ano. The more lutang. The more lutang. So, mas maalat, mas lutang. So, mag-a-adjust tayo. Mag-a-adjust tayo natin. Oo, yun. Yung mga karga ng kargamento. Kargada. Tapos, ano pa mga i-adjust natin dyan? Ano pa yung mga? Nililipat-lipat siya ng mga kargada. Nililipat-lipat. So yung plano, ha? Yung plano nitong mga container, yung stability ng barko pala, apektado yan. Oo. Ganun pala katindi. Malupit pala yan. So yung kasama ko kanina si third mate yun or si Tricero official. So pag sa puerto, minomonitor nga nila yung seawater, yung tubig. Kumukuha sila ng sample at minimeasure nila yung density. Si chief mate yung in charge noon, inutusan niya lang siguro si third mate. Minsan si boson yung pinapakuha niya ng sample para i-test. Si Elec napadaan lang at tinawag ni third mate na kipagkwentuhan. Kaya... nadagdagan na naman yung mga kaalaman ni Elec. Pero yun lang yun, tinitest nila yun, minimeasure nila yung density ng tubig sa puerto para malaman nila kung stable pa ba yung barko o kung kailangan nilang mag-adjust. So maigli lang tong video natin, sinama ko lang si third mate dito sa video or sa vlog natin para naman may ibang tao kayong naririnig, hindi lang puro ako. At hindi alam ni third mate na meron akong YouTube channel, sikreto ko lang kasi to eh. Hindi ko sa kanya sinasabi. Kaya isama na rin natin siya rito. So siguro pag tumagal-tagal, malalaman niya din. Baka mapanood niya isang araw tong video na to at matawa siya. So maraming salamat sa panonood mga kaliki. Hanggang dito na lang ang video natin.
At hanggang sa muli, paalam.